Mid-Autumn Festival, o mas kilala sa tawag na Mooncake Festival. Ito ay karaniwang ginaganap sa iba't ibang bansa sa Asya. Sa Korea ay tinatawag nila itong Chuseok, habang Chukimi naman sa Japan. Ako nga pala si Joel, isang OFW dito sa bansang Taiwan. Baguhan pa lamang ako dito, kaya hindi ko pa kabisado ang bawat lugar dito. Hindi rin kasi ako palalabas, kaya madalas sa dorm lang ako makikita. Hindi naman ako na homesick dahil may cellphone naman ako. Doon ko nililibang ang sarili ko. Gusto ko lang i-share sa inyo ang karanasan ko noong araw ng Mooncake Festival dito nga sa Taiwan. Hindi man lang pumasok sa isip ko na dito ko pa mararanasan ng makakita ng multo. Hindi lang nakita, kundi nakausap ko pa. Hindi kasi ako naniniwala sa mga ganyan, kahit nung nasa bansa pa ako. May isang taon na nga pala ako dito sa Taiwan, sa isa sa mga kilalang company ng mga PCB o yung mga motherboard ng mga cellphone. Kung hindi niyo po naitatanong, isa po kami sa mga supplier ng Apple at ng iba pang cellphone brands. At dito ko nga nakilala ang isang babaeng Taiwanese na tawagin na lamang nating si Auntie. May edad na ito at hiwalay sa asawa. Mabait si Auntie at marunong din magsalita ng English. Kaya naman, mabilis kami makapag-communicate sa isa't isa. Isa si Auntie sa masasabi ko malapit sa akin. Lagi din ako binibigyan na kung ano nung meron siya. Joel, I give you this. Yan ang madalas na wika ni Auntie sa tuwing may dala ito para sa akin. Hindi naman ako makatanggi dahil kahit na simpleng candy lamang yan ay hindi ko aayawan dahil ayaw ko magtampo ito sa akin. Lumipas ang ilang araw, linggo at buwan ng pagtatrabaho ko sa bansang Taiwan. At paunti-unti ay nararamdaman ko na okay naman ako dito dahil sa mababait naman ang pagtanggap nila sa akin. Hanggang sa isang gabi ay dumating si Auntie na may dalang mooncake at agad na inabot sa akin. Joel, I give you this. Today is Mooncake Festival. Ang pagpapaliwalag ni Auntie. At gaya ng dati ay tinanggap ko yun at nagpasalamat. Pinaliwanag pa ni Auntie kung para saan ang pagdiriwang nila ng Mooncake Festival. At ayon sa matanda, ito raw ay upang magpasalamat sa patuloy na magandang ani na kanilang natatanggap. Kinabukasan ng umaga, araw ng day off ko, habang ako'y nakahiga at nagpapahinga, ay nakatanggap ako ng message galing kay Auntie. Sinabi niya na kung gusto ko raw bang sumama sa kanya sa Taipei para makinood ng fireworks display at makipag-celebrate para sa Mooncake Festival. At dahil day off ko naman, ay sumama naman ako dahil wala naman din naman akong gagawin at para makapamasyal na din ako. Total, kasama ko naman si Auntie. Simula kasi nang mapadpad ako dito ay hindi pa ako nakapamasyal. At kinagabihan nga noon, Kuya Ray, ay sinundo ako ni Auntie sa dorm na tinutuluyan ko gamit ang kanyang motor. At nang makarating nga kami doon ay namangha ako sa ganda ng paligid dahil sa mga display ng pailaw, mga nagsasayaw ang mga dragons kasabay ng ingay ng tambol ng mga drums, mga iba't ibang pagkain
na nakapalibot sa mga lamesa. Mga nakakatakam na barbecue na nakahilera sa riverside. Ipinakilala ako ni Auntie sa kanyang mga kaibigan at pamilya. Sa madaling salita, ay marami akong nakilala mga bagong mukha. May mga ilang Pinoy din ako nakita na galing din sa ibang company na marahil ay gaya ko ay gusto rin ma-experience ang gabing iyon. Sinabi ko kay Auntie na maglilibot-libot muna ako para i-enjoy ang pagpunta ko doon. Pinaalalahanan niya ako na huwag daw ako masyadong lalayo at malapit na din magkumpisa ang lighting of the lanterns o yung mga pailaw na kulay orange sa kasabay-sabay na palilipatin sa ere. Isa yun sa mga main attraction tuwing Mooncake Festival. Habang naglilibot ako at manghang-mangha sa mga nakikita ko, ay napansin ko ang isang babae na mag-isang nakaupo sa ilalim ng puno na may pabilog na sementong upuan. Pakiwari ko ay nasa kaedarang ko lamang ito. Maganda dahil nakakaakit ang mukha ng babae. Naghintay ako sandali at palihim na pinagmamasdan siya sa lugar ko. Maya-maya pa'y lumapit na ako sa kanya at nagpakilala. Miss? May hinihintay ka ba? May kasama ka ba? Bakit mag-isa ka lang dito? Ang sinusunod kong tanong na tinagalog ko na lamang para sa inyo para mas lalo niyo maintindihan. Pagkakataong iyon ay napalingon na ito sa akin at sumilay ang magandang ngiti nito na nagpabilis ng kaba ng aking puso. Kuya Ray, aaminin ko na sa tagpong iyon ay nakaramdam ako na parang nagustuhan ko na siya kaagad. Parang love at first sight, sabi nga nila. Lalo pang bumilis ang tambol ng dibdib ko nang magpakilala din ito sa kanyang sarili. Ako naman si Yumin. Matagal ko nang hinihintay ang boyfriend ko pero wala pa din siya hanggang ngayon. Ang pagpapakilala ng dalagang si Yumin. Aamin ko Kuya Ray na sa mga sandaling iyon ay nakaramdam ako ng lungkot na malaman ko may boyfriend na ito. Pero hindi ko yung pinahalata sa kanya. At sa halip, ay niyaya ko na lamang siyang mamasyal at i-enjoy na lamang ang gabi na magkasama kaming dalawa. Nagpunta kami sa riverside at nagpakasarap sa pagkain ng barbecue. At nagkwentuhan ng kung ano-ano pa. Hindi din maiwasan na pag-usapan namin ang boyfriend niya. May usapan kasi kami na magkikita ngayon ng boyfriend ko. Pero hindi ko alam kung bakit hindi siya nakapunta. Ang malungkot na tinig ng dalagang si Yumin. Huwag mo munang isipin yun. Pwede pa naman kayong magkita sa ibang araw. Saka nandito naman ako para samahan ka. Biglang bawi ko sa kanya na ikinangiti naman niya. Namasyal kami at nagikot-ikot habang masaya nagkukwentuhan. Ngunit habang nagikot kami ay napapansin ko na parang nakatingin sa amin ng mga nakakasulubong namin. Kaya sinabi ko na lamang kay Yumin na huwag na lang silang pansinin. At ganun na nga ang ginawa namin. Nagpakasaya kami sa panonood ng Dragon Dance. Ako, habang gumagawa ng mooncake. Habang nakingiti naman si Yumin sa akin at pinagmamasdan ako. Hanggang sa dumating ang oras ng pagpapailaw ng lantern. Isa-isa nilang sinindihan ng mga sariling gawang lantern. At sa tamang oras ay sabay-sabay na pumailan lang sa ere ang mga nagagandahang pailaw. Namangha talaga ako sa ganda ng mga yun, lalo na nang makita ko masayang mukha ni Yumin habang nakataas ang mga kamay na parang inaabot ang mga lumilipad na pailaw sa ere.
Sa tagpong iyon, ay naisip ko nakuha na siya ng picture gamit ang cellphone ko. Hanggang sa mula sa di kalayuan ay nadinig ko ang pagtawag ni Auntie sa akin. "San ka ba nagpunta at kanina pa kita nahanap?" ang may pag-aalalang wika ni Auntie. Humingi ako ng pamanhin kay Auntie at ipinakilala si Yumin sa kanya. Ngunit ang muli kong lingunin si Yumin ay wala na ito sa tabi ko. Nagpalingalinga pa ako pero talagang hindi ko na siya makita pa ng gabing yun. Agad akong hinila ni Auntie na parang gusto niya umalis na kami sa lugar na yun. "Yumin pa ang sabi mo?" ang agad na tanong sa akin ni Auntie nang makaliyo kami sa dami ng tao. "Oo. Bakit?" ang may pagtataka kong tugon kay Auntie. "Saan mo siya nakita?" muling tanong ni Auntie. "Doon sa ilalim ng puno. Doon ko siya unang nakita." Saglit na natahimik si Auntie. Kaya ako naman ang nagtanong sa kanya. "Bakit po, Auntie?" Dito na nga nagsimula magkwento si Auntie patungkol sa isang babae na tagpo ang patay sa ilalim ng punong iyon. Matagal na panahon nang nakakaraan. Ayon kay Auntie, ay si Shin Yumin talaga ang pangalan ng naturang babae. Bata pa umano siya noon nang madinig ang kwento tungkol sa dalagang naghintay sa kanyang kasintahan sa ilalim ng punong iyon para sa plano nilang pagtatanan. Ngunit sa di malamang dahilan ay hindi ito nagpakita sa kanya ng gabing iyon. Naghintay umano ang babae sa pagdating ng kasintahan hanggang sa matagpuan na wala na itong buhay. Hanggang sa ma-develop na nga lugar na iyon para gawing tourist attraction sa tuwing araw ng Mooncake Festival. Marami nagsasabi na maswerte pa raw ako dahil hindi ko nakita ang naagda sa mukha ni Yumin. Saka ko lang napagtanto kung bakit kahit isang beses ay hindi ako nagawang saluhan ni Yumin sa pagkain at kung bakit pinagtitingin na kami ng mga nakakasalubong namin na marahil ang nagtataka kung sino ang kinakausap ko at marahil ay hindi nila nakikita ang multong si Yumin. Isang pagbati sa iyo at sa iyong mga listeners, Kuya Ray. Itago niyo na lamang ako sa pangalang Gray, binata at nasa 31 taong gulang. Isa akong adventurist o sa madaling salita ay isang tourist na mahilig mag-ikot-ikot sa iba't ibang bansa para explore at may experience sa mga pinagmamalaking lugar sa bansa na napupuntahan ko. Sa gawain kong ito ay kinakailangan kong paghandaan ng lahat bago ako magtungo sa lugar na gusto ko. Dapat nakahandaan lahat ng kailangan mo. Simula sa personal needs, budgets, time, at hotel na tutuluyan ko. At kung ano-ano pa na hindi dapat mawala sa listahan ng isang tulad ko. Kailangan din nakapag-research din ako sa destination na pupuntahan ko at baka magkaberya pa. Kadalasan ay ako lang mag-isa ang umaalis. Gustong gusto ko na mag-travel sa iba't ibang lugar kahit gaano pa ito kalayo. Gusto kong maranasan yung makakapagsatisfy ng needs ko. At yun nga ang pagiging tourist o traveler kung ano man ang gusto nyo itawag dun. Marami na din akong napunta ang bansa gaya ng Korea, Japan, Thailand at syempre bago ang lahat ay nalibot ko na din ng mga pinagmamalaking tourist spot dito sa atin sa Pilipinas. At ngayon nga ay plano ko ma-experience ng isa sa pinakamalaking holiday sa bansa ng Taiwan
ang Mooncake Festival. Although, hindi na bago sa akin ang ganitong festival dahil kahit sa Korea at Japan ay may kapares din silang ganitong holiday na iba din ang tawag sa kanila. Kapag papalapit na ang araw ng Mooncake, karamihan sa mga Taiwanese ay nagtutungo sa mga major cities ng isla gaya ng Yilan, Hualien at Pingtung na malapit sa Genting National Park kung saan makikita ang magagandang beach ng bansa at hotel kung saan ako tumutuloy ngayon. Galing ako noon sa isang business trip galing China papuntang Taiwan para sana sa Mooncake Festival. Ngunit sa di inaasahang pangyayari ay nataw namang paparating ang bagyong si Meranti. Mabuti na lang at nakarating kami sa Taiwan ng ligtas. Agad akong dumiretso sa hotel. Ngunit dahil sa bagyo ay nagkaroon ng power outage ang buong lugar kabilang na ang hotel na tinutuluyan ko. Laking panghihinayang ko kung bakit sa araw pa na iyon natapat ang bagyo. Wala akong nagawa kundi maghintay na lamang sa silid ko habang hinihintay na bumalik ang kuryente sa hotel. Napakalakas ng ulan at hangin na dala ng bagyo. Madidinig mo kahit sa loob ng silid ang lakas ng hangin ni Meranti. Dahil sa may kadiliman din sa loob, ay nagpasya akong buksan ng veranda para kahit papano ay maliwanagan ang silid ko. So habang nasa veranda ako, ay napansin ko na parang may biglang dumaan na babae sa loob ng silid ko. Para lang siyang silhouette na mabilis na dumaan sa gilid ng mata ko. Alam kong babae yun dahil sa mahabang buhok nito. Agad akong bumalik sa loob para silipin kung may iba pa bang tao sa silid maliban sa akin. Maliban sa ingay ng hangin at lakas ng ulan, ay wala naman akong iba pang nadinig ng mga sandaling iyon. Pero hindi mawala sa sarili ko ang pakiramdam na parang may nagmamasid sa akin. Thank God! At maya-maya pa'y bumalik na din ang power sa buong hotel. Muli kong sinilip kung may nakita nga ba talaga akong babae o baka nagtatago lang ito sa silid. Pero wala talaga. Isang kabanit ang nakagaw sa akin ng atensyon na nakita ko sa gilid ng silid. Maayos naman ito kung titignan. Pero hindi ko mawari kung bakit may pakiramdam ako na may iba sa kabanit na iyon. Dahan-dahan kong yung binuksan pero wala naman ako nakita. Kaya nagpasya akong mag-shower na lamang para kahit papano ay mawala sa isip ko ang nakita ko. Habang nasa banyo ako at nagsha-shower, hindi ko alam kung bakit parang may narinig akong iba na parang may iba pang naliligo sa loob ng shower room na hindi ko nakikita. Hindi ako nagpahalata habang dahan-dahan kong hinihinaan ang poset ng shower at doon ko nang kumpirmang may iba pa nga ako naririnig na nakabukas na shower. Mabilis kong hinabo yung shower curtain ngunit wala naman ako nakitang iba. Ngunit ang labis ng pakaba sa akin ay nang makalabas ako ng banyo. May nakita kasi akong mga basang yabag na mga paa na galing sa banyo at patungo sa cabinet na nakita ko kanina. Dito na ako kinabahan dahil kumpirmado nung hindi ako nag-isa sa lugar na iyon. Agad akong tumawag sa front desk upang ipaalam ang sitwasyon. Agaran naman sila nakapunta at nang ituro ko ang mga footprints na nakita ko ay wala na ito na parang walang nangyari. Ni kahit konting basa ng tubig ay wala. Sinabi ko na nakita kong papunta sa cabinet ang mga pang nakita ko. Kaya agad na chinik ng dalawang lalaking cabinet. Ngunit sa pagkapahiya ko ay wala naman silang nakita.
magkaganon pa man, ay nag-request ako na magpalipat ang ibang kwarto dahil sa mga naranasan ko sa silid na iyon. Nang matapos ang bagyo, ay umuwi na din ako ng bansa at hindi na nga na-enjoy ang dapat sana isang masayang bakasyon. Dito ay nag-research ako patungkol sa nasabing hotel, partikular na din sa silid na napuntahan ko. At dito ko nalaman na hindi lang pala ako nakaranas ng ganun. Ayon sa kanila, noong panahon na hindi pa naitatayo ang hotel, ay may isang abandonadong bahay umano na nakatayo malapit sa ilog. Hanggang sa mga panahon na ito ay makikita pa din ang nasabing ilog. Isang babae lamang umano ang napadpad doon dahil sa lakas ng ulan na dala ng bagyo. At dahil doon, ay mabilis na tumaas ang tubig ng ilog. Kaya napilitan naman ang babae na magtago sa loob ng kabinet. Ngunit sa kasamang palad, ay doon na nga siya binawian ng buhay. Hindi na nalaman ko sino ang naturang babae. Pero isa lang ang hiling ko, na sana matahimik na ang kanyang kaluluwa.